Magandang araw mga kaibigan. Malungkot na balita ang pag-usapan natin ngayon. Dalawang sundalo natin dito sa Mindanao ang nalagasan ng buhay dahil sa mga terorista na gustong ipistoks na naman ni Tambaluslos at ni Kuting. Okay, i-promote ko lang muna yung aking backup channel, the General's Viewpoint. Ang ano to? Link nasa description box ng video na ito, paki-click lang at mag-subscribe. Dahil delikado po na ma-takedown, magurgor itong ating kasalukuyang channel ngayon na The General's Opinion. Grabe na, martial law na po ang nangyayari sa atin when it comes to social media. Okay, to, nakatanggap ako ng report. Ito, pabor sa akin dahil dati akong sundalo. Marami akong puting ahas sa pulis at military. Okay. So, tungkol lang naman sa mga operational matters ang makukuha ko sa kanila. Hindi yung politika. Ito, kahapon lang. January 3, 2024, bandang alas 3 ng hapon sa Lanao. Probinsya sa Lanao, dalawang sundalo, Army, 51st Infantry Battalion. Naka-civilian sila, naka-motor lang, inambos ng mga terorista na gustong ipistoks ni Tambaluslos at ni Kuting. They are in civilian clothes. I don't know kung may bibilhin o may armas ba? I'm sure may armas. O motor. Kasi mga bulubunduking parte. Sa kwanito, boundary ng Bukidnon at Lanao Sur, nangyari ang ambus. Eh, nandyan. May mga terorista dyan. Bukidnon, Lanao, pa-cross-cross lang sa boundary. So, again, hindi ko yung detalye, pangalan, wala, hindi na sinabi sa akin. Basta, hindi pa nga nagsisimula yung pistoks. Kailan ba? Sabi ni General Galvez, first quarter of 2024. So, March, April, ganun. Sisimulan. Ito, sisimulan pa lang mag-usap-usap. As usual, nang aambus na sila. Ganito rin po ang mga pangyayari panahon ni PRRD. Malala ko pa noon, mga kafgu, ang sunod-sunod na inambos. Nako, galit na galit si PRRD. Pinupuntahan niya yung mga burol ng mga namamatay na kafgu. Doon ako bumilib sa ating dating presidente na meron siyang malasakit. Halos maiyak-iyak siya na magbisita sa mga kafgu. And of course, police, sundalo, lahat na uniformado na may hawak sa armas, inaambos ng mga terorista habang nagpipistoks. Oh, nung napuno ang salop, anong kwan ng presidente? Wala na. Kinansel ang pistoks. Sabi nila, ano ba yan? Nag-uusap tayo tapos sige kayong kaambos ng mga tropa ng gobyerno. Hindi pwede yan. So after mga 2 years yung pistoks, wala na. Stop it and then all out war na ang ginawa ni PRRD. All out war versus yung mga armadong NPA. At the same time, all out din yung NTF-LCAC, yung Socio-Economic Development Effort. Surrender or die. Ganun lang yun eh. Binabakbakan ng todo. Wow, pagod na kayo? Oh, kung gusto yung bumalik, sige na, balik na kayo para hindi na tayo magpatayan. Ganon ang ginawa ni Tatay Digong, which is correct. Kaya
Grabe ang pagkalugmok ng mga teroristang ito, komunista, panahon ni Tatay Digong dahil sa ganong approach. Ngayon, kakaunti na lang sila. According to the AP, 1,800 armed rebels na lang nationwide. Galing yan sa pinakamataas na bilang nila, 1988, mga 26,000. Wala na sila. Oh, ngayon, pagbibigyan na naman. Ay, very weak leader talaga tayo. Itong atin, anong masasabi nila? May pakiramdam ba sila itong si Tambalos at saka si Kuting? I doubt so. Wala, walang pakialam. Sige. Mga matay kayo diha, total, nasusyuldoan kayo. Basta kami mag-peace talks. Parang ganon ang nangyayari sa ating... Wala lang. Okay. Kaya lang, bilib ako sa AFP-PNP. Ayaw nilang tumigil sa opensiba. Kahit mayroon ng usapan, sa political decision kasi ito, yung peace talks. Habang na-desisyon na itutuloy ang usapan, ang commitment naman ng AFP-PNP, all-out offensive pa rin. Walang magbabago. Kung ano ang nasimulan nila panahon ni PRRD, tuloy-tuloy lang. That which is good. Yan lang, ang sabi ng mga komunista, ceasefire at i-dissolve ang NTFL ka. So, dyan natin malalaman kung anong mangyari pag nag-usap-usap na. Usap na. Anong sabi ng NTFL? Ceasefire muna tayo. Itigil muna yung NTFL ka para mag-usap tayo. O ano naman ang isasagot ng negotiating panel ng gobyerno? Yes? Nako? Huwag silang magkakamali na yes na yung magkaroon ng ceasefire at i-abolis ang NTFL-CAC. Lalo silang mapapasama niya. Mag-aalboroto ang taong bayan. Payag ba kayo, mga kaibigan, na magkaroon ng ceasefire? Titigil ang ating mga sundalo at pulis sa pagtugis nitong mga teroristang ito. Tapos, i-dissolve ang NTFL-CAC. Payag ba kayo? I'm sure not. Ayaw natin. Eh, kung yun ang desisyon ng negotiating panel sa pagsusulsul nitong si Tambaluslos, diyan na tayo magkakagulo. But meantime, ang ating sundalo at pulis, tuloy-tuloy. O, tingnan nyo. Bago lang yung encounter... December 25, sa Bukidnon. Sampo pala ang nalagas. So, alam mo, yung nalagas, inasikaso lahat ng ating kasundaluan. Nagkaroon ng kabaong, nabalsamo, tapos yung mga na-identify, kinuha ng mga kamag-anak. Yung hindi na na-identify, yun. Tumawag ng religious leader, pare, yung ating kasundaluhan, binasbasan, dinasalan, at inilibing sa sementeryo. Ganun pang nangyari. Ito ang masakit. May na-identify, tatlong patay, pati address. Ama, ina, anak, daughter. Kasi itong lalaki... Deputy Secretary ng front. Mataas. Siya ang pinakamataas ng rangko. Ang wife niya, mataas din ng rangko. Ang anak nilang babae, daughter, na-recruit din nila. So, sabay silang na nalagasan ng buhay itong isang pamilya. Ganyan po kasakit itong nangyayari sa atin. Kailang wala tayong magawa dahil choice nila yun eh. Bakit humawak ng armas? Kaya sana matapos na ito kasi sayang ang buhay ng Pilipino. Sundalo man, kafguman o rebelde, Pilipino pa rin yan. Naloko lang sila ng ideolohiya ni Joe Masison, ng komunista, na akala nila mas maganda yung sistema nila na komunista. Apan,
Wala na. Buong mundo, bagsak na ang komunism. Dito na lang sa Pilipinas ang merong active na Communist Party na lumalaban. By the way, other countries may Communist Party, kailang walang armas. Okay lang yun. Diba? Maraming Communist Party. Ideology lang. Tayo, ang Communist Party, may armas. Yun ang masama. Oh, willing ba na mag-surrender ang mga NPA? Pag willing, wow, sige. Peace tayo. Kasi, kung ang resulta ng peace talks nila, lahat ng NPA, yung remaining, 1,800, mag-surrender, wow, papalakpak pa ako. Sasaludo ako kay Tambaloslos at kay Kuting. But how sure are we na so-surrender sila? Never. Diyan sila nagkakamali itong administrasyong ito. Dahil never na mag-surrender ang mga NPA. So, pakikiramay natin yung pamilya ng dalawang sundalo. Sana hindi na ito madagdagan pa. Dahil sayang ang buhay ng kapwa nating Pilipino.